viral at pinag-uusapan ngayon ang naging speech ni Vice President Sara sa Cebu. Ang naging host kasi dito, abay matapos ang naging speech ni Vice President Sara, tinawag na President si VP Sara. Kaya naman pati si VP Sara ay nagulat. Maging sila ay sobrang excited ng maging Pangulo itong si Vice President Sara. Nako, may magagalit yan. Ang ganda talaga ni VP Inday Sara, in and out. Yung isa, galing pa naman sa elite family, pero walang binatbat. Ang elite, naging delete, ay patawarin, peace po. Naku po, mababudget na naman sila. Lalong sinabing Madam President, claim na natin, papalitan na si Bangag. Kahit sa ang angle mo tingnan si VP Inday Sara, maganda, elegante, disente, at syempre mahalimuyak, samantalang yung bad shot na buwake ng inang na ipinaglihi sa sama ng loob na asyumerang presidenteng peke. Kabaligtaran lahat ng nabanggit ko. Yawa. Ayan na, tinawag ng Madam President. Malapit ng sipain ang nandun ngayon sa may malaking bahay katabi ng ilog. Bad shot si Butot sigurado. Isang magandang pangitain na yan para sa ating mga Sara supporters. At bangungot yan para kay Butod. Kaso, kawawa yung host ng event. May pag-iinita na naman si Kokak. At para sa buong kaganapan, kung paano tinawag ng host ng event na ito, si Vice President Sara bilang isang Madam President, ay siguradong kaiinis na naman ito ng isang palakang Kokak ng palasyo. Narito ang full video, panoorin natin. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran. Thank you very much, Madam President, for your inspiring message. Hindi kasi ako sa trabaho ko at sa pagkatao ko at sa prinsipyo ko, hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition, or kung ano man yung politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung makakatulong sa ating mga kababayan at kung ano yung karapat-dapat para sa ating mahal na Pilipinas. Sa politics, wala. Ang gawa natin ngayon ay ito, ang pagtutok sa transition, turnover ng Department of Education at ang ating pagpapatuloy ng mga proyekto sa ilalim ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ganyan si VP Inday Sara. Actually, mga lods, no, sa lahat ng mga politiko na nakikita nyo right now, yung iba nagsasabong na, yung iba lahat ng pinagagagawa, di ba? Yung talagang gumagawa sila ng mga extraordinary or mga extracurricular activities, no, yung mga politiko right now para mapansin. Kasi nga, malapit ng eleksyon or magpapaamoy. Pero alam mo, kay VP Inday Sara talaga ako na-amazed. Si VP Inday Sara lang ang, kumbaga, nilalayo niya yung sarili niya sa politika. Diba? Kumbaga, si VP Inday Sara, she knows kung ano at kung ano yung purpose niya. Alam niya yung paninindigan niya at alam niya ang kanyang ginagawa talaga. And pansinin nyo ngayon si VP Inday Sara, hindi talaga siya nakikisaw-saw sa mga politika, no? Kumbaga, although nai-issue siya, binabato siya, binibira siya, pero at the end of the day, babalik pa rin siya sa kung ano ang pwede niyang maitulong sa bansa natin. Kumbaga, mas focus siya ngayon, no, sa pagiging Vice President. No, kumbaga, hindi siya gahaman sa kapangyarihan at attention. Diba, kaya siguro mas minahal siya ng mga Pilipino kasi yung humility ni VP Inday Sara. And narinig niyo yung kanyang statement, hindi daw siya leader ng opposition. It's because naninilbihan siya, hindi sa politika, hindi sa kung kaninong partido, kundi naninilbihan siya mismo sa mga Pilipino.
Ganyan at yan si VP Inday Sara. Kaya saludo ako kay VP Inday Sara, no? Sana hindi na siya talaga makisali sa kung ano man yung mga nangyayari right now. Kasi I know mas marami pang magagawa si VP Inday Sara. And buti na lang, pasalamat kayo, no? Hindi rebellious ang attitude ni VP Inday Sara. Diba? Kundi focus na lang siya sa Office of the Vice President. Kasi pag hindi, sigurado yanig talaga ang administrasyon ngayon. Buti na lang si VP Inday Sara, alam niya kung ano ang mga mahalagang kailangan niyang gawin at unahin. Takot at yanig na naman sila. At ang pinaka nakakatawa, magsasanib puwersa na daw ang mga Dilawan at Marcos administration. Ew! Para lang pabagsakin ang mga Duterte. Takot yon. May panibago nga bang unit team na mabubuo para sa 2025 elections? Yan ang sinusulong ngayon ng isang dating senador kung saan balak nilang pagsamahin ang tradisyonal na oposisyon at Administrasyon Marcos. Gusto kasi nilang pigilan ang pagbabalik ng mga Duterte na tatakuraw sa susunod na halalan. Nasa front line ang balitang yan, Simon Gualvez. Ibang puwersa, I am encouraging the Pink Forces to consider forging a tactical alliance with the Marcos administration. Nang sa ganon, masigurado natin hindi mangyari ang senaryo na yan. Malayuni team na alyansa ngayon ang isinusulong ni dating Senador Antonio Trillanes IV para tapatan ang paghahayag ng plano ng mga Duterte na tumakbo sa Senado sa 2025 midterm elections. Ayon kay Trillanes, dapat magsanib puwersa muna sina Pangulong Bongbong Marcos at ang oposisyon sa Liberal Party kasama si dating Vice President Lenny Robredo. Kumakausap na rin daw si Trillanes ng iba pang mga grupo. Kung i-reject yan ng mga prospective candidates, kung i-reject din ng Marcos administration, edi wala akong mangyari. Kailangan meron pong consensus. Wala pa namang tugon ang Partido Federal ng Pilipinas ni PBBM at mga taga-liberal sa mungkahi ni Trillanes. Pero kahapon, natanong din si lakas CMD President at House Speaker Martin Romualdez sa balak na pagtakbo ng mga Duterte. Ang sagot lamang niya, well, it's a democratic nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office po. Sa ngayon, tila pumupuronta ng oposisyon ng mga Duterte. Kaya tingin ng ilang eksperto, indikasyon ito na desidido silang kalabanin ang Administrasyong Marcos. Pas lumakas sila sa 2028 presidential elections. I think this is a way by which the Dutertes are trying to, you know, solidify yung kanilang chances for 2028. And we know for a fact that President Duterte is a master in this political chess game. Alam niya kung paano lalaroin yung kanyang mga political rivals or political opponents. Tama, di ba? Alam na alam ni Tatay Digong kung paano manalo. At lagi niyong tandaan mga Lods na never pang natalo ang mga Duterte. Kaya talagang grabe no, yanig na yanig. Ayan na naman si Trilling. Takot na takot sila. Na, di ba imaginein mo? Naghahayag lang na tatakbo ang tatlong Duterte. Yanig na ang kanilang mundo. At gustong magsanib pwersa ang Dilawan at ang Marcos administration. Good luck! Lagi niyong tandaan mga Lods, yung Dilawan, isinuka na yan ng taong bayan. Kaya I'm really excited. Sana talaga mga Lods, no? Sana talaga matuloy, no? Ang tatlong Duterte na tumakbo kasi kita nyo naman, yanig na yanig sila. Kita nyo naman, apektadong apektado sila. At kita mo naman si Trililing, hindi na, no, hindi na magkamayaw-mayaw, hindi na makatulog. Naghahanap na ng mga strategies papaano pabagsakin ang mga Duterte. Kawawa naman hanggang ngayon, talunan. Ano ang masasabi ninyo mga kasweet na ang isang host event ay tinawag na president?
si Vice President Sara. Isa na nga ba itong hudyat na hinihintay ng taong bayan? Nararapat na nga bang mamuno bilang presidente ng bansa si Vice President Sara? Hindi na kasi makapaghintay ang taong bayan. Kating-kati na sila na may mamuno ulit na isang Duterte. Dahil sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, ay tila nawalan na ng pag-asa ang mga Pilipino. Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.